Pero Kuya Rico, tanong ko lang kasi medyo sa pangalawang pagkakataon, isa ka ulit sa ating nasa bottom two. Paano nyo po pinapa, kumbaga, nagkaroon ba to ng epekto sa, kumbaga, sa kumpiyansa nyo? None whatsoever. Mm-hmm. Ang ano ko kasi, ang pinaniniwala ng sarili ko, kung ano ukol na binigay sa akin ni God, yun ang bubukol. Tama. Tama. Actually, maging isa ko sa ang galing nitong mga kasama ko eh. Mga bata. Dalawa lang kayo medyo matured. Medyo matured na. medyo lang. Pero, yun nga eh. Yung nasabi ko sa mga kasama ko eh. Pasalamat yun. Nauna kami pinanganak sa inyo. Oh, diba? Ang inaano ko is mapasama doon sa ganung kagagaling na opo. Na semifinalist na ang sabi nga ng ibang tao. At marami ko narinig kahit sa social media na hindi pang semifinals itong mga to, pang grand finals. Mm-hmm. Grabing sarap ng pakiramdam. Oh. So, yung mapabilang ka doon, isa ng blessing. No? Kung magkaroon ng himala, ng milagro, na mapasama ako sa top 2, grabing bonus yon. Pero ngayon, so much blessed na ako. Mm-hmm. Masaya ako. Salamat po. Oo naman. Pero alam mo, makikita mo yung sincerity sa sinasabi ni Kuya Rico. Kasi pagpasok pa lang niya, yung vibe niya, yung energy. Oh. Alam natin na na bottom two for the second time. Pero yung energy positive. Niya, walang pagbabago. Sobrang good vibes. Eh. Diba? Sobrang nag-enjoy lang si Kuya Rico, no? Kaya yung importante. That's the point. Talagang i-enjoy mo yung ginagawa mo. Huwag ka maging affected sa mga kung ano man. Was there ever time na negative ka? Parang... Dumarating naman talaga yan, yung sa stages ng buhay mo, yung kabataan mo na hindi pa mature ng pag-iisip mo. So, lesson learned, lahat ng mga heartaches, ng mga nakaraan, yun ang nagiging minsan natatalo ka. Mm-hmm. Yun ang nagiging lesson mo para yun ang nagpupush sa'yo para maging lalo kang matatag at malakas at siyempre maganda ang pananaw mo sa buhay. At yun ang na-imbibe mo sarili mo para yun ang lalabas sa performance mo kung ano man ang ginagawa mo. Kay pagsayaw, kay pagkanta. Yun ang expression. Oh, pero ayun nga po, Sir Rico, kanina ang kinanta nyo po ay saan ka man naroroon. Kayo ninyo po ba inaalay yung inawit nyo kanina? Meron po bang specific na tao kayong pinag-alay? Doon sa dalawang anak ko talaga. Kasi yung isang anak ko, walang problema rin eh. May pamilya na, binigyan ako ng isang apo na sabi ko nga, kabata-bata ako pa, ginawa mo na akong lolo. Pero, I'm so happy doon sa mga kids ko. Oh, at laki na ng apo ko. Daddy, ayaw ko patawag ng lolo, kaya ang tawag niya sa akin, Daddy Yo. Wow! Baguette, wow. Yo! Granny! Patawagin ng lolo, kayo lang, Daddy Yo. Yes, Daddy Yo. Diba? So, para doon talaga sa dalawang anak ko na almost 10 years, hindi ko nakakasama, hindi ko malang nadadala sa, na hindi man lang kami kapag get together, kumain sandali, or... Pero meron po bang communication pa rin naman, kahit paano? Paminsan-minsan, like 3 days ago. Ay. Like 3 days ago, as in, nag-chat siya sa akin, kasi yung panganay ko, chinachat sila. Kasi nga itong problema rito, mula na nag-away kami ng ex ko, ex-wife ko, lahat ng mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, friends sila sa FB. Ay. Ako, tinotally, ako ang father, ako ang in-unfriend nila lahat, pati yung mga buong pamilya nila. Pero ang irony doon, mga kapatid ko, mga tiyahin, mga pisa nila, lahat friends sila. So ako walang direct communication sa kanila. Mm-hmm. So may natanggap akong isang na nakapagpasaya sa akin, kahit bitin. Nakalagay doon, Dad, belated happy birthday. Good luck sa tawag, period. Ayun! Short but sweet. Talaga, as in, happy birthday, Dad. Belated happy birthday, Dad. Good luck sa tawag. Buti mo lang sana kung binuo mo lang yung tawag ng tanghalan. Understood na daw yun. Madali mo baka ako nagmumotor. Para lang ba humaba yung message? Pero napaka-ano nun, no? Galing sa puso, ramdam mo eh. At saka baka naman... Ngayong darating na Pasko, di ba? Magkaroon kayo ng chance na magkita. Pagka-ukol, bubukol. Oh. That's it. Baka sakaling nanonood sila. Oh. Baka anong mensahe nyo po para sa kanila? Nak, my daddy's girl, Christine Paula, kung nanonood ka man at alam kong sumisilip ka, alam ko yan.
alam mo kung nanonood ka ngayon sa akin. Nak, I love you. No matter what, basta sana bigyan niyo ako ng chance na magkausap pa lang tayo. Tsaka ikaw, John Christopher, I'm so proud of you kasi siyempre, career guy ka na. You're a man of your own. Kahit ano lang, kahit kaprasong text lang, congrats, Dad. We're proud of you. Yun lang. Okay. Congrats, Dad. I love you. Ayun. Yun lang hinihiling ko. Na. Ayan. Oo. Alam mo kung ba, si tingin mo, sa tingin ko lang ha, personally, opinion ko to ha, it doesn't reflect dun sa opinion ng anak niyo mismo. Nung pag-message lang ng anak niyo, I think it means na sobrang proud siya sa'yo. For me lang. I think super. Kasi, the fact na nag-effort siya na... Oo. Yun. Mahal na mahal yun. Oo.